Welcome to my vlog. Binabati ko pala ang mga subscribers ko. Maraming salamat sa pagsuporta sa channel ko. Thank you very much. Peace. Ang tungkol sa vlog ko ngayon, mga idol, mga guys, tungkol sa tradition and culture in Korea. Marami ito, mga guys, mahaba, pakiabangan na lang ang susunod ko na vlog. Ang ngayon, ang tungkol sa tables, manners, sa kapag kakain kayo sa labas, sama nyo ang amo, table manners. Ang una, mga guys, pag halimbawa kakain kayo sa labas kasama ang mga kasama nyo Koreano, pagkain, halimbawa nag-order na ang amo nyo ng pagkain. Di, ang karamihan, experience ko yan noon nung sa akin kasi naupo na kami, naghihintay kami. Habang naghihintay kami ng pagkain, di, ang paa mo, gaganon-ganonin mo. Yung parang, ang paa, gaganyan-ganyan. Hindi ko maanataas yung paa ko. Yung paa, gaganyan-ganyanin. Habang naghihintay kayo, idol ng mga idol, mga guys, ng pagkain, gaganon, para kang naiinip. Kaya mga guys, mga idol pala, culture and tradition pala yan nila sa Korea. Noon, matagal na yan na ano ko. Noon pang dati kong company, parang naiinip ako kasi nag-order matagal. Huwag po ganyan ninyo ang paa nyo. Kasi ano yan, mga guys, mga idol. Tradition ang culture yan sa Korea na malas daw yan. Hindi kasi swertihin. Kapag nagaganyan-ganyan ang paa mo, malas daw yan. Ayan ang culture and tradition nila na ganyan na huwag mo igaganyan-ganyan ang paa mo kasi malas daw yan sa tradition and culture sa Korea. Kasi noong kasama ko ang dati ay kasamahan ko nung sinama niya ako yung nag-deliver eh. Bali dalawa lang kami pero alinalaman ko na kumain kami, nag-order ng pagkain. Hindi ginagaganon-ganon ang paa ko. Hinawakan niya ang paa ko, sabi niya. Huwag, pero ang salita niya Korean, sabi niya, huwag mong ganyan-ganyan kasi malas yan. Hindi ka siswertihin. Ayan ang sabi niya. Pagkaramihan sa mga Pilipino, mga ganyan eh. Ay, bawa pang order ka. Pero, ewan ko naman sa iba. Pero ayan na, experience ko talaga yan, mga guys, mga idol. Ang, sa paglimbawa, mag-order kayo, may inip na kayo. Ano-ano ang paa. Sa tradisyon ng culture nila yan, bawal daw, ay maan daw yan. Malas daw yan sa kanila kasi parang hindi kasuswertihin. So ayun mga idol, ang tradition and culture sa Korea na walang gaganya-ganya ang paa. Tapos ang sunod naman mga idol, ang halimbawa chopstick. Ang chopstick naman, huwag mo raw itutusok sa kanin. Kasi masama rin daw yan pag itusok mo ang chopstick sa kanin. Karamihan, ako minsan ako pag kumakain ako yung, ang mahirap lang kasi hulihin ng chopstick, ang itlog kasi bilog. Pero okay lang yung huwag mo lang itusok sa kanin ang chopstick. Ang ginagawa ko, ang itlog kasi bilog, mahirap mahuli na dumudulas sa chopstick pag ginaganon. Tinutusok ko na lang ang chopstick. Pero okay lang yun pag sa itlog lang. Pero pag sa kanin, huwag daw kasi masama daw yung mangyayari. Mayroon daw So ayun mga idol, sa chopstick, mahaba pa ito mga idol ang sa tables manners, marami. Tapos ang susunod mga idol, pag halimbawa tinagayan ka na mas matanda sa'yo na Korean, di kaya sa amo mo. Ito, importante ito sa mga baguhan na mga bagong EPS. Maski sa mga nagbabalik na, kailangan nyo talaga pag-aralan ang tables, ang tradition and culture sa Korea. Meron ako dito mga idol, ang sample. Ito ang sample ng tagayan ng sudyo. Maliit lang siya. Kung may kasama ako dito, magtatagay ako, kaya lang wala eh. Ako lang mag-isa. Tapos ito, nagkakape ako. Halimbawa, pag tinagayan ka ng mas matanda sa'yo, di kaya amo mo.
gaganunin, dalawang kamay, gaganunin mo. Tapos kung ikaw naman ang magbibigay ng alak, gaganun ka sa kamay mo. Pagtagay mo sa kanya, gaganunin mo. Hawak ka sa dibdib mo, tapos ayong palimbawa ikaw magtagatagay, gaganunin mo, hawak ka sa dibdib, dito ang kamay. Hawak sa dibdib. Tapos pag halimbawa ako naman ang tatagayan niya, ganto ako. Pag halimbawa tinagayan ako. Kapag mga idol naman, traditional culture nila yan, pag halimbawa, uso dito ang mag-cheers, nagaganyan. Kung halimbawa, ito ang amo, ang sadyang name, ito ang boss mo ito. Tapos kung halimbawa mas bata-bata ka pa, ganto ang pag-toss, cheers, ganto sa baba ka. Sa baba. Kung sa halimbawa sa mga Koreano na matatanda, palagi ka sa baba. Huwag mo itataas yung sayo, mag-ganyan sayo. Traditional culture po nila yan, na talagang sa baba ang mas bata. Pag ganito ang pagtagay. Ito, copy ito mga idol, mga guys, nagka-copy ako. So ayun po, ang traditional culture. Tapos pag ito ang amo, tapos ang Korean na mas matanda, tapos mas bata, ikaw, ako naman mas bata, dito sa baba, pag-tos. Limbawa, uso dito sa kanila mag-iinom, hindi pareho kasi sa Pilipinas na iisa lang ang baso, tapos nagulat nga ang asawa ko pagpunta namin eh, kasi isang baso lang, paikot. Tapos maghihintay ka. Dito sa Korea, ang tables manners ay yung baso nila, tigi-isa kayo. Pag halimbawa mag-iinom kayo sa labas, tigi-isa kayo nito. Ito ang tagayan ng sudyo. Meron ako dito sa bahay, kami isa. Tapos ito ang sa kape ko. Ganito mga guys, ha, mga idol, sa mga bago, kung makatulong itong video na to, paki-subscribe. Tapos abangan nyo ang traditional culture sa Korea. So ayun mga guys, halimbawa ang amo ito, tapos mas matanda sa'yo na Korean, dito lang sa baba. Uso ang chest, ganun ang uso dito, sabay-sabay kayo iinom. Hindi na mag-isa ka lang iinom na paikot ang baso. Dito sa Korea, sabay-sabay. Tapos pang mag-cheers, mag-cheers sa baba ka, mas bata sa'yo. Mas bata ka. Dito ka sa baba. Ang amo naman dito sa taas. So ayun mga guys, mga idol, maliwanag. Tapos pag halimbawa, mag-iinom na, ay nag-cheers na tayo. Pag-inom mo naman mga idol, kung nasa harapan mo ang amo mo, okay lang yung pagpareho lang edad na sa harapan mo, yung mga Korean. Pero pag ang amo mo uminom, gaganto ka, tatalikod kapag inom. Ganto, tatalikod. Hindi na harap, iinumin mo lang sa harapan niya. Tradisyon ng culture po nila yan na tatalikod ka pag halimbawa amo mo. Tapos maski mas matanda sa'yo. Pareho din sa mga bata, halimbawa mga bata tapos magulang. Malalabas tapos magiinom yung anak niya, gaganon pag inom niya sa likod, tatagilid siya. Ayun ang tradition and culture nila na sa table manners. Tapos pag halimbawa ng mga guys, mga idol, pagtapos na kumain, basta halimbawa lang pakiabang na lang, ang marami pa ang culture and sa table manners nila. Pag halimbawa tapos na kumain, sinasabihan nila na chalmo ko somnida, chalmo ko yo. Ang ibig sabihin po nun ng chalmo ko somnida tsaka chalmo ko yo, ang chalmo ko yo, ang ibig sabihin po nun sa Tagalog, yung nabusog po ako, pwede rin sa translate na marami akong nakain. Parang pagpapasalamat din yun, ang chalmo ko somnida. Ang chalmo ko yo, marami po ako nakain, nabusog po. Ang yun naman, alam nyo naman mga idol, ang yo, ang po. Tapos ang somnida naman, parang maraming tao yan. Parang mga kaibigan. Chalmo ko somnida. Sabi mo sa amo mo, chalmo ko yo, chalmo ko somnida. Tapos sabay yo ko. So ayun mga idol, mga guys, ang culture and tradition sa Korea na sa table's manner. Pakiabangan na lang po ang susunod ko na vlogs.
Maraming salamat at thank you for watching mga guys, mga idol. Wala naman tayo ngayon pa shout out. I-shout out ko na lang ang mga subscribers ko. Maraming salamat sa pag